Ang ikasampung kabanata. Ang labindalawang apostol. Tinawag ni Jesus ang kanyang labindalawang tagasunod at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng anumang sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng labindalawang apostol. Si Simon na kung tawagin ay Pedro na siyang nangunguna sa kanila. Si Andres na kanyang kapatid. Si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedee, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeus, si Tadeus, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagtraidor kay Jesus ng bandang huli. Sinugo ni Jesus ang labindalawang apostol. Sinugo ni Jesus ang labindalawang tagasunod niya at pinagbilinan. Huwag kayong pumunta sa mga lugar ng mga Hindi-Hudyo o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, puntahan ninyo ang mga Israelita na parang mga nawawalang tupa. Ipahayag ninyo sa kanila na malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagalingin niyo ang mga may sakit. Buhayin ang mga patay. Pagalingin ang mga may malubhang sakit sa balat para maituring silang malinis at palayasin ang masasamang espiritu. Tinanggap ninyo ang kapangyarihang ito ng walang bayad, kaya ipamahagi rin ninyo ng walang bayad. Huwag kayong magbaon ng pera, o kaya'y magdala ng bag, damit na pambihis, sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay dapat lang nasuportahan sa mga pangangailangan niya. Sa alinmang bayan o nayon na inyong pupuntahan, humanap kayo ng taong malugod kayong tatanggapin sa kanyang bahay, at makituloy kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo. Sa pagpasok ninyo sa tahanang iyon, pagpalain ninyo ang lahat ng nakatira roon. Kung talagang tinatanggap nila kayo, pagpalain ninyo sila. Ngunit kung hindi, huwag nyo silang pagpalain. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin nila kaysa sa mga taga Sodom at Gomora. Mga pag-uusig na darating. Tandaan ninyo, tulad kayo ng mga tupang sinugo ko sa mga lobo, kaya maging matalino kayo gaya ng mga ahas at kasing amo ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sa mga tao, dahil dadakpin nila kayo at dadalhin sa hukuman, at hahagupitin nila kayo sa kanilang mga sambahan. Iimbestigahan kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Magiging pagkakataon ninyo iyon para magpatotoo sa kanila at sa mga Hindi-Hudyo ng tungkol sa akin. At kapag dinala kayo sa hukuman, huwag kayong mag-alala kung ano ang sasabihin ninyo o kung paano kayo sasagot. Dahil ibibigay ng Diyos sa inyo sa sandaling iyon ang sasabihin ninyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama. Siya ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Sa panahong iyon, may mga taong ipagkakanulo ang kanilang kapatid para patayin. Ganoon din ang mga ama sa kanilang mga anak, at ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Kapag inuusig kayo sa isang bayan, pumunta kayo sa ibang bayan. Dahil ang totoo, hindi pa man ninyo nalilibot ang lahat ng bayan ng Israel, ako na anak ng tao ay babalik na. Walang mag-aaral na mas higit sa kanyang guro at walang aliping mas higit sa kanyang amo. Sapat na sa isang mag-aaral na maging katulad ng kanyang guro, at sa alipin na maging katulad ng kanyang amo. Kung akong pinuno ninyo ay tinatawag nilang Satanas, gaano pa kaya kasama ang itatawag nila sa inyong mga tagasunod ko? Ang dapat katakutan. Kaya huwag kayong matakot sa mga tao, sapagkat walang natatagong hindi malalantad, at walang lihim na hindi mabubunyag. Ang mga bagay na sa inyo ko lang sinasabi ay sabihin ninyo sa lahat, at ang mga ibinubulong ko sa inyo ay ipamalita ninyo sa mga tao. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin,
pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Hindi ba't napakamura ng halaga ng dalawang maya? Pero wala ni isa man sa kanila ang nahuhulog sa lupa ng hindi ayon sa kagustuhan ng inyong ama. Mas lalo na kayo, maging ang bilang ng inyong mga buhok ay alam niya. Kaya huwag kayong matakot, dahil mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. Ang pagkilala kay Kristo. Ang sino mang kumikilala sa akin bilang Panginoon sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking amang nasa langit. Ang pagkakahati-hati ng sambahayan dahil kay Kristo. Huwag ninyong isipin na naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ng mga tao. Naparito ako upang magkaroon sila ng hiduwaan. Dahil sa akin, kokontrahin ng anak na lalaki ang kanyang ama at kokontrahin ng anak na babae ang kanyang ina. Ganoon din ang gagawin ng manugang na babae sa kanyang binang babae. Ang magiging kaaway ng isang tao ay ang sarili niyang sambahayan. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga gantimpala. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa kanyang pagkapropeta ay makakatanggap ng gantimpalang naaayon para sa isang propeta. At ang tumatanggap sa matuwid na tao dahil sa kanyang pagkamatuwid ay makakatanggap ng gantimpalang naaayon para sa matuwid na tao. At ang sino mang magbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa pinakahamak kong tagasunod ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Ikalabing isang kabanata. Si Jesus at si Juan na tagapagbautismo. Matapos turuan ni Jesus ang kanyang 12 tagasunod, umalis siya sa lugar na iyon upang magturo at mangaral sa mga karatig lugar. Nang nasa bilangguan si Juan na tagapagbautismo, narinig niya ang mga ginagawa ni Jesus, kaya inutusan niya ang kanyang mga tagasunod upang tanungin si Jesus, "Kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang narinig at nakita ninyo. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga lumpo, gumagaling ang mga may malubhang sakit sa balat, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin." Pagkaalis ng mga tagasunod ni Juan, nagtanong si Jesus sa mga tao, "Noong pumunta kayo kay Juan sa ilang, ano ang inaasahan ninyong makita? Isa bang taong tulad ng talahib na humahapay sa ihip ng hangin? Pumunta ba kayo roon para makita ang isang taong magara ang pananamit? Ang mga taong magara ang pananamit ay sa palasyo ninyo makikita. Pumunta kayo roon para makita ang isang propeta, hindi ba? Totoo, isa nga siyang propeta. At sinasabi ko sa inyo, higit pa siya sa isang propeta. Siya ang binabanggit ng Diyos sa kasulatan, 'Ipapadala ko ang aking mensahero. Mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo.' Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Walang taong isinilang na mas dakila pa kay Juan. Ngunit mas dakila kaysa sa kanya ang pinakahamak sa mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. Mula nang mangaral si Juan hanggang ngayon, nagpupumilit ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Sapagkat bago pa dumating si Juan, ipinahayag na ng lahat ng propeta at ng kautusan ni Moises ang tungkol sa paghahari ng Diyos. At kung naniniwala kayo sa mga pahayag nila,
si Juan na nga ang Elias na inaasahan ninyong darating. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Sa anong bagay ko may hahambing ang henerasyong ito? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza na sinasabi sa kanilang kalaro, "Tinugtugan namin kayo ng tugtuging pangkasal, pero hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng awit para sa patay, pero hindi kayo umiyak." Katulad nga nila ang mga tao ngayon. Dahil nang dumating dito si Juan, nakita nilang nag-aayuno siya at hindi umiinom ng alak. Kaya sinabi nila, "Sinasaniban siya ng masamang espiritu." At nang dumating naman ako na anak ng tao, nakita nilang kumakain ako at umiinom. At sinabi naman nila, "Ang taong yan ay matakaw at lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang makasalanan." Ganoon paman, ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay sumasang-ayon na tama ang ipinapagawa ng Diyos sa amin. Babala sa mga bayang hindi nagsisisi. Pagkatapos, tinuligsan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi ng maraming himala na kanyang ginawa dahil hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, "Nakakaawa kayong mga taga Korazin. Nakakaawa rin kayong mga taga Bethsaida. Sapagkat kung sa Tyre at Sidon naganap ang mga himalang ginawa ko sa inyo, matagal na sana silang nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Kaya tandaan ninyo na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga Tyre at taga Sidon. At kayo namang mga taga Kapernaum, baka akala ninyo'y papupurihan kayo kahit doon sa langit. Hindi, ibabagsak kayo sa impyerno. Sapagkat kung sa Sodom nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, nananatili pa sana ang lugar na iyon hanggang ngayon. Kaya tandaan ninyo na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga Sodom." May kapahingahan kay Jesus. Nang oras ding iyon, sinabi ni Jesus, "Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil inilihim mo ang mga katotohanang ito sa mga taong ang akala sa sarili ay marurunong at matatalino, pero inihayag mo sa mga taong tulad ng bata na kaunti lang ang nalalaman. Oo, Ama, pinupuri kita dahil iyon ang kalooban mo." Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, "Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak, at ang mga taong nais ng anak na makakilala sa ama. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking..."